ating di siya tournament eh, Pasig laban oh. sa new emblem system. So tingnan natin kung ano yung gagamitin dito nung kanyang kalaban ni James. And again, gusto lang natin sabihin na kapag nag 5 minutes na yung laban, tabla na ang mangyayari. Both of the players will now pick a Dairot in this game. Actually, Bane ang pinili pala ni Yue. Naka-impure rage si Yue dito. Tapos si James naman ay naka-focusing mark. Oo, focusing mark. So, din na natin makikita ulit yung pinagkaiba na naman ng ating mga heroes. Galaw. Depende din doon sa pagkakagamit nila ng mga talent. So, focusing mark ay same pa rin siya. Damage to enemy hero for 6% ng 3 seconds. Goods pa din. Oo, so kailangan may kasama ng ally. So, let's see kung magagamit at may utilize pa ito ni James. Dairot naman kasi ay napakaganda talaga pag 1-on-1. Pero kung 1v1 lang din ang usapan, eh maganda din naman ang Bane. Kaso yung lifesteal kasi ang lalamang si James dito. So para sa akin dito, Chantel, yung emblem dito ay makapekto naman ng onde, pero it's more on the kit din siguro ng hero. Oo. Para dito. Kaya makikita natin yun, di ba usually pag laning din talaga, yung Dirt yung nauuna kasi kaya niya mang poke. Oo. So nakita natin nag-level 2 na si James, tapos si Yuen A1 at level 1. So para dito sa mga players natin, napaka-importante mag-level 4, lalong-lalo na kung 1v1. At magkatapat lang sa lane kasi as much as possible gusto mo magbitaw na magbitaw ng skill kasi ganyan bilang natin fighter nga, so skill dependent yung mga players at heroes natin. Kaso kasi ang parang pinaka emblem dito ni James ay focusing mark, which is maganda sana kung meron kang kampe, kaso wala naman siyang kampe, eh ganun talaga siguro ang trip ni Kuya James. Pero matindi din ang trip ni Blacklist Yue dahil yung adaptive damage na meron doon sa impure rage. Yun yung medyo bago ngayon eh, yung word na adaptive. Oh, nag-change din siya, depende doon sa magic attack. Same with the, yung usually kahit sa physical, meron din adaptive na damage doon. So tingin ko lalamang dito si Yue kasi nga, syempre may extra mana siya with the impure rage kada tama. Plus, may heal siya eh. So, anti-heal. Pero, ayan na yung kit na sinasabi natin. Doon lalamang ang Dairot. Oh, tsaka yung nung time na yun ay hindi pa nga level 4 si James. Actually, oh, para dito pala, di ba yung sa new emblem system natin, nagkaroon na ng ibang categories na wala na yung basic na magic damage tsaka physical. Physical. Ito yung overall. Sabi ko eh, James, medyo makate. Medyo makate. Out muna. Ano ba ito? Pa-first blood? At first blood at ba ang... Tsaka tower. Tsaka level 5. Okay, tsaka level 5. Ay, 5 minutes. 5 minutes. 3 minutes na lang natitira. Piling ko lamang si Yue eh, kapag nasaktuhan. O, kailangan na niya. Kailangan matimingan din ni James. Kailangan madodge ni James. Yung ulti dito ng bait. Kasi, yung shark bait. Kasi paano siya eh, pa-dive yung Dirot, tapos yung sa side ng bait, gusto niya palayo yung kalaban niya. Oo. Hindi na kasi magbabakto si Yue eh. Kasi una, yung second skill niya, yung umiinom siya ng tubig. Yung ram, umiinom siya ng tubig. May heal yun. Plus, naka-impure rage kasi siya. So, anti-mana, anti-shot yan. Kumbaga, anti-shot. Okay, ano mo? Inuman mo. Inuman mo. Iinom siya galing sa payong? Hindi, may hawak na baso yan. Akala ko iinom galing sa payong. Ayan! Up, one shot muna, di ba? Pagkainom niya, luwa din. Range din talaga yung pinakakailangan nga na hindi ito ni Yue sa laro natin. Ano mo, inom ulit? Diba? Hindi na magpapakyan! Yan yung tulong ng impure rage doon sa kit nung Bane. Ate mo, Chantel. So, nakikita natin na pag tumama lahat ng mga skill dito ni Yue kay James, si James kailangan umuwi. Oo, si James. Pero let's see, kasi wala din namang mana si James, hindi namang kailangan. Life seal na lang. Oh, balik-balik lang ng buhay. Ito pala nga gamit niya din naman dito ay Dirot. At kahit yung ano niya is more. Ayun na. Kaso parang ano. Ay, grabe. Pinakain ng mga pirana. Pero kumbaga, hindi gutom si James eh. Sabi niya, kumain na kami. Masarap ang lunch namin dito today. Yung nasa inyo yung pirana, pero ikaw yung tumuka. Ikaw yung tumuka. Parang lamang ata si James. Parang pwede na i... Pwede na ilaman. Parang may lamang. Parang depende sa sitwasyon niya. Depende sa sitwasyon eh. Kaso dito lalamang si James. Sa sneaky attack. Op! Nagkakitaan. Naglolokohan si Yue at si James.
Oh, si James! Dumash in. Ano lang muna. Tansya-tansya lang muna. Si Kuya Yue din, sinicheck niya muna kung ano bang range ng kanyang hero. Oo. Oh. Op! Nilabas sa mga pirana! Ay, naku! Hinabol! Oh, malajo. Umabol, umabol, umabol. Parang medyo ano din to, ah. Kuya Manjin, 4 minutes and 30 seconds na. 40 seconds na. Si James, sumichepi pa ng lifesteal dun sa Little Wanderer. Ayun na, narinig, narinig, narinig. Ayan na! Oh! What a... What a dodge! Mula kay Yue! Kakaibang pagtibok para kay Yue. Grabe, tumili na naman kung naririnig nyo ang naririnig namin na Yue! Eh, lahat ay napayue talaga dahil doon sa dodge. Nice effort to mula kay James. Ilalim ng Toro yun. Kakaibang ano din yun. Kakaibang timing. Oo. Kasi sakto na yun eh. Pero ito maganda. Pero ito isa pa eh. Ito, ako yung engine, 97 seconds, 94 seconds bago magamit yung flicker. Kaso, wala na, Chantel. 5 minutes na. At nakakill pa rin naman si James. Kaso, since nag 5 minutes na, not counted, Kuya James. Tabla pa rin. Hindi natin pa itatawag na buzzer beater, pero sa laban na to, tabla pa rin. Tabla pa rin.